Malaki na naman ang kinita ni Dr. Mendez sa mga clinical trials niya. Siya ay nagsisilbing eksperto doon. Isa siyang stockholder sa isang pharmaceutical company. Stockholder na siya pa yung umaattend o nag-analyze sa mga eksperimento medical trials doon. Marami silang ginagawang human dummy. Ibaligal. Kaso sa konti ang sumasailan dito sa takot, napipilitan silang gawa ng illegal o underground. Nagpapadala sila ng mga ahente o middleman tungkol sa clinical na yon. O medical trials. Yung mga ahente ang haharap, tapos hindi alam yung paperman ng mga sasailalim doon. Kaya kapag may nangyaring bulyaso, walang bakas ang kailang kumpanya. Sino ba naman tatanggi sa medical trials sa mga malaking binabayad kung ang tatarget ay mga mahihirap na nasa squatters area? Kalimitan, kahit mga manginginom, okay na. At least, hindi naman mag-aabol yung pamilya. Bayaran lang, ayos na. Tapos na kaso. Punong-puno na pangarap si Dr. Mendez noon. Anak siya na magsasaka. Ang kanyang ina na may titin sa palengke. Naging scholar siya ng bayan. Paaral ng Universidad ng Gobyerno para magsilbi sa tao sa sariling bayan. Pero tinapos din niya yun hanggang sa mag-abroad. Siguro napasama na rin siya sa mga matatas na uri ng pamumuhay ng kanyang mga kapa, kaprofession. Nakikita niya magad ng mga sakyan, mabilis umaman. Yung kagad na nasa isip niya. Hanggang sa dati nagtatrabaho siya doon sa hospital na pampubliko na puro mahihirap, na pinanggalingan naman ang kailangan ng pamilya. Nagsawa, nag-private hospital, nag-abroad sa Amerika, umuwi rito, tapos nag-invest at naging stockholder sa malaking pharmaceutical firm. Pero binabagabag siya ng kanyang konsensya. Isang umaga, kumakain sila ng almusal ng pamilya. Sinita niya kanyang anak na si Jessica. "Jessica, ano ba nakain? Bitaw mo yung cellphone mo." "Pa, sorry ha, kasi maganda yung balita eh." "Ano bang balita yan?" "Yung mga nabiktima raw ata ng medical malpractice ata. O kaya may mga ahente raw na nag-alok. Parang ginagawang dami. Na-regulo doon sa kumpanya. Bigyan na sa med si Dr. Mendez." Pero pinilit lang itanago sa pamilya niya ang kanyang lihim. "Siya, baba mo na yan, kumain ka na. Mamaya na yan. Utos na sa anak ng babae na medical school din ang pinapasukan. Papunta na sana sa pagdadoktor, nag-nurse. Pero mas ginusto lang ata maging abogado para ipagtanggol daw niya mapanagot ang mga nasa likod ng mga krimen sa bansa. Tutol dito ang kanyang ama. Siyempre ba naman, isa siya sa masasapol kung sakasakali pag nabunyag ang kalokohan niya. Bala kasi ni Jessica na maging government prosecutor, main goal." Pinipilit niya itong mag-medical pero ayaw nito. Iba talaga ang gusto. Tuwing gabi, nananaginip siya ng mga hindi maganda. Nandyan yung mga mitahe sa tagiliran, biyakantiyan, na humihila sa kanya tuwing gabi. Pero pag nagigising siya, panaginip lang pala. Siguro 3 linggo na rin niya itong tinitiis. Nag-aanap siya ng kapwa niya, doktor, na mapagsabihan na mapagkatiwalaan niya. Hanggang sa tinawagan niya si Ruben.
Brad, family doctor ka, di ba? Baka naman ako nakakonsulta sa'yo. Nawag saan doktor ko kusul sa kapwa, doktor. Sagot nito sa kabilang linya. Sagot ni Ruben. Sige, punta na ako dyan. Pinunta siya nito sa bahay. Kinimento niya lahat. Niresantahan niya ito ng gamot. Ang laki ng pinayat nito. Nakita ni Dr. Ruben, Dr. Ruben Cruz. Totoo niyang pangalan. No, Dr. Cruz, ano, okay ba itong gamot na to hanggang sa linggo? Oo naman, pero pagka okay na yung pakaranda mo, alam mo na yun, di huwag mo nang ituloy. Saka magpahinga ka. Baka kasi pag yung mayaman, baka bilang ka ng bilang ng pera. Biro yung Dr. Ruben, ni Dr. Mendez. Ngumiti lang ng bagya si Dr. Mendez. Pero ko alam lang ni Ruben ang nararamdaman talaga ng kaibigan. Hirap na ito. Walang araw na hindi nananakinip ito ng mga corpse sa mga bangkay ng mga nabiktima nila. Habang nagmamaneho siya, may nakita siyang isang lalaki na katayo doon sa may kabilang kanto. Usan siya nakapwesto sa isang kilalang sikat na coffee shop. Tinitigan niya itong maigi, wala itong suot. Puro tahe, nakatitik sa kanya, nakangiti, nanlalaga sa mga ngipin. Medyo malapit-lapit lang ito sa bintana. Usan siya na ron, lumapit ito talaga sa kanya. Dumingis sa paligay kung tinitignan ito ng mga tao. Pero parang siya lang ang nakakita. Napansin nito ang mata nito at ang bibig. May bumubulwak na dugo. Natapon niya talaga yung kape na iniinom niya. Are you okay, sir? Tanong na isang staff doon o waiter. Ah, okay lang. Sige, patay ko ito lang ulit ng isa. Sige po, sagot nito nung mabilisan. Nangangatal pa siya halang lumabas. Pagtingin niya, wala na yung lalaking may tahi sa katawan na sobrang payat na para may TV na. Para namumuha niyang lalaking yun. Napaako sa kanyang ulo. Iniisip niya kung saan niya ito nakita. Siya siguro sa medical trials, banggit niya sa sarili niya. Hanggang sa makarating niya sa kotse. Pagtingin niya sa rear mirror, kinabahan siya. Tumingin sa likuran niya, sa backseat na kanyang sakyan. Ngunit walang tao doon. Nakahinga siya na maluwag. Naisip niya yung prescription na gamot na daladala niya na binigay sa kanya ni Ruben. Inom niya ito. Dahil meron naman siyang bottled water sa sakyan. Pinandal niya ang sakyan na umiinom. Medyo na relax to. Gusto niya makauwi. Gusto niya matulog. Pagtingin niya sa side mirror niya, nandun yung lalaki na nakakita niya kanina. Napabaling siya ng manubela. Muntikan na siya makabangga at mabangga. Hindi niya malimutan yung mukha ng lalaki bago mawala sa paningin niya sa rear mirror ng kanyang sakyan. Iba ang ngiti nito. May dalang kilabot. Pumunta siya sa kwarto niya. Hindi na niya makaya ang mga nangyayari. Dala ng konsensya. Maya-maya bumukas ang pintuan. Walang tao doon. Para may maingay sa labas. Tinignan niya ang bintana. May mga nakatayo mga lalaki doon. Mga walang saplot, pati mga babae na puro mga may tahe. Nakatingin ito sa kanya lahat. Yung iba papasok na sa kanyang bahay. Nangalabot siya. Tinawagin niya si Ruben. Pero laking gulat niya na makita niya mga nilalang na papasok sa kanyang silid. Puro may tahe. Dumudugo ang mata at ang bibig nito.
o ng mga ito. Nakatuko sa kanya lahat. Nakapalibot na. Hello? 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 Pare? Dok? Sagot ni Ruben sa kabilang linya. Ang lalaki ang mata ni Dr. Mendez sa kanya nasaksihan. Paano siyang sinasakal ng mga ito? Hanggang sa kinabukasan, laman na ito ng pahayagan. In-interview ng mga polis na rumispondo o rumusponde sa crime scene na nag-iimbestiga doon. Gulat na gulat si Ruben sa nakita niya. Pinayagan siya sumilip. Sabi niya, isa siya sa mga natawagan nito. Siya rin ang nag-prescription ng gamot para sa kanya. Pinaliwanag niya ito sa mga investigador. Yan itong Santex bago ito namatay. Na naging investigasyon ng mga otoridad pharmaceutical company na yon na mga pinagpapraktisan na mga kawawang may hirap para sa isang produkto ng gamot na nagsakripisyo para gumaling ang iba sa maling paraan na ginawa, unethical. Ayon sa autopsy, sakit sa puso daw ang kinamatay ni Dr. Mendez. At binangungot pa ito. Pero bago ito mamatay, meron itong isiniwalat kay Dr. Ben. Dr. Ben Cruz. Na text na kung saan makikita yung mga files o hard drive at mga flash drive nito. Doon ang lalaman ng mga ebidensya tungkol sa kumpanya. Ang matagalan niyang kinimpim. Sobrang sama, yun ang pumatay sa kanya. Bangungot. Sindak sa pagkamatay niya na iniingin hustisya ng mga napag-eksperimento nila. Kapag nakakapanood ka ng balita na yung mga tinatanggan ng ibang ospital, hindi ko naman nila lahat. Unethical ang ginagawa na sa mga medical malpractice. At ang iba naman ay pinag-eksperimentuhan, umiiwas sa obligasyon sa batas. Bago mo inumin yung gamot na iniinom mo, ilan kayang buhay ang nasakripisyo para sa medical trial na yan? Isipin mo yan.